Mayroon pa kaming napaluap na another miniature laboratory sa loob ng Green Heights Subdivision. Sa apartel, ito nila yung second floor nila, Ashabo Laboratory. Sino ang may-ari? Michael Yang pa rin. Ako mismo nag-imbestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Michael Yang doon sa apartment. Yun ang nag-impo doon, sa nag-impo din sa amin na construction worker. Ito si Sane Binaventura ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Duterte. Pinatay nila. Nung pinatay yung mga construction worker ni Binlaot ng kanyang grupo, nandoon si Sami Oy, personal, nakita ko. Pati yung Chinese na babae na kunwari, hinoldap daw siya ng mga construction worker worth 10 million pesos. Hindi totoo yun. Senaryo na lang yun ni Mayor. When in fact, pinadala ni Mayor sa akin, siya namahal ko si Sami Oy at yung babae, yung Pilipina, Chinese o Chinese, Pilipina, doon sa Marco Polo. At saka ginawa ni Mayor sa akin, kung ano daw ituro ng Chinese sa akin, pulihin at patayin na diretso. Yan na isip-isip ko. Kung nawalan ito ng mga assaulted jewelers worth of 10 million, bakit hindi sinabi ni Mayor sa akin, siguruhin mo to na at least mayroong ma-recover man lang o kalahati. Wala. Ipapatay diretso. Samahan ko talaga sa sukulungan. At least mayroong siyang masayista doon. Iregalo ko siya sa buong mundo. Sobrang yabang mo, Digong Duterte. Sobrang yabang, sobrang takaw, lahat talang pera, lahat ng klase ng sindikato, tintira niya. Isabi ko na ito talaga in public. Na sobra na ang ginawa ni Duterte. Pinapatay niya ang mga Pilipino hanggang sa buong Pilipinas na, hindi lang Davao. Ang simple arithmetic yan, ma'am. Pag may clearance kan Duterte, lahat ng krimen ng Davao City unsolved. Pero kung walang clearance ng Mayor Duterte, yung krimen na iyan, sigurado masolve ng pulis. Kasi ayaw ni Mayor Duterte na mayroon pang mas tigas sa kanya sa Davao City. Kahit anong gawin mo, mag-clear ka lang sa kanya. Kung okay sa kanya, tahimik lahat yan. Tahimik yan. Kasi control niya lahat eh. Control niya lahat. Yun ang measurement yan. Kaya pag sinabi ni Sani Binaventura na order ni Mayor, so ginagawa agad yan ng mga death squad ng mga station commander sa grupo namin. So pag nakuha, namatay na yung target, tahimik. At saka, isa pa, matanggap mo yung reward. I opted to make an affidavit based on my 110 testimony. Makalipas ng ilang taong pananahimik, muli nagsalita si Arturo Arthur Las Cañas tungkol sa Davao Death Squad o DDS. Matatanda ang unang lumabas si Las Cañas noong October 2016 kung saan sinabi niyang media hype lamang ang grupong ito. Ang DDS mga sub-shooter. Ito ang sagot niya sa mga paratang ni Edgar Matobato na dating miyembro ng DDS na siyang unang nagsiwalat ng kanya nalalaman. Makalipas ng ilang buwan, noong February 2017, bumaliktad si Las Cañas. Inamin niyang may death squad talaga. At si Presidente Rodrigo Duterte mismo, anya, ang mastermind nung siya ay mayor pa lamang ng Davao City. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos. At labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin, at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor
Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Sino nga ba si Las Cañas? Bakit mabigat ang mga paratang niya laban kay Duterte? Siya ay isang retiradong pulis na nanilbihan na nagpas 3 dekada sa Davao. Siya ay naging miyembro ng Philippine National Police mula April 1982 hanggang December 2016. Noong 1989, inilagay si Las Cañas sa isang unit sa ilalim ni Mayor Duterte. Ang Mayor's Unit ay tinawag kinalaunan na Anti-Crime Task Force. Ayon kay Las Cañas, isa siya sa mga napiling pulis na maging original members ng Davao Death Squad. I've been a policeman in Davao City for 34 years and 8 months. I was one of the original members of the Duterte Death Squad. It was not yet known as the Davao Death Squad. It was way back in 1988-89. And I can narrate everything what our group did, particularly our group. Unti-unting lumaki ang papel ni Las Cañas sa mismong Davao Death Squad. Sa pananaw ni Matobato, si Las Cañas ang pinakamakapangyarihang pulis sa Davao City noon. Ayon kay Matobato, walang utos sa kanila ang hindi dumaan kay Las Cañas. Naging leader siya at humawak ng ilang hitman. Kasama na rito si Matobato. Pumatay na rin daw siya ng maraming tao alinsunod di umano sa utos ni Duterte. Sa mindset ko, especially sa akin, sa mga kasamahan ko, it is a noble thing kasi nagserbisyo kami sa bayan at saka yung mga so-called menace to the society ay hindi na makapamirisyo. Yun ang nagiging mindset namin noon. Noong 2017, lumisan ng bansa si Las Cañas para sa sarili niyang seguridad matapos niyang talikuran si Duterte. Ngayon 2021, desidido pa rin siyang labanan ang kanyang dating boss. Hindi raw takot si Las Cañas kay Duterte. Handa raw siyang harapin ito kung saan man. Mayor Duterte, hindi ako natakot sa iyo kahit sino mga pop-up mo, Mayor. Kasi hawak ko ang katotohanan. Binigay ito ng Diyos akin as mission ko ito. Ngayon malapit nang matupad. Ipinasa ni Las Cañas ang panibago niyang affidavit sa International Criminal Court. Matatanda ang kasama sa mga iimbestigahan ng ICC prosecutor ang mga patayan sa Davao City mula 2011 hanggang 2016. May pagkakahalintulad di umano ang modus ng mga patayan sa Davao sa malawakang war on drugs ni Duterte. May kahihinatnan ba ang panibagong testimonya ni Las Cañas?